In 1948, during the time of God's messenger in these last days, Brother Felix Y. Manalo, the local congregation of Templo Central was established. But before the congregation was called Templo Central, it was formerly known as the local congregation of Balara. Templo Central is now one of the most significant landmarks in Quezon City, Philippines. Shortly after Brother Felix Y. Manalo's 137th birth anniversary, on Friday, May 12, 2023, the Executive Minister of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, Brother Eduardo V. Manalo, led a worship service to God in Templo Central to commemorate the congregation's 75th anniversary. Church members from the local congregation of Templo Central were very thankful for the inspiration and spiritual blessings that they received during the worship service. Sa kanyang pagtuturo po sa atin ay lalo niya po tayong tinuruan sa pagdadala ng ating buong sambahayan na kain po sila sa lalong ikasasakdal ng ating paglilingkod sa Diyos. Tayo pong mga hinirang ng Diyos, talagang nagle-level up po tayo. Talagang may improvement po tayo sa bawat araw po na dumadaan sa ating buhay, lalo na po tayo kung tayo po ay mga may tungkulin sa Iglesia. Dahil kailangan maging huwaran po tayo sa pagsunod po sa mga kalooban po ng Panginoong Diyos. On this occasion, 38 newly ordained ministers have also been added to the church. Nung mabalitaan ko po na ako po ay makakasama sa mga mauordinahan para maging bagong ministro, wala pong paglagyan yung kasiyahan ko po. Dahil ito po ay matagal ko pong pinangarap, araw-araw po ay ipinagpapanatas. Mula pa po nung sa sugo sa kapatid na Felix Manalo hanggang sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, ang ating Panginoon Jesucristo ang kanilang modelo sa paglilingkod, kung kaya nagawa nilang ibigay yung kanilang buhay sa paglilingkod sa banal na iglesia. Ngayon bilang bagong ordinang ministro po sa iglesia, kahit ano pong mangyari, uunahin ko po ang aking tungkulin sa iglesia. Lagi po akong susunod sa mga kalooban niya at yun din ang ituturo ko sa mga kapatid. Nangangako ako sa ating Panginoong Diyos na ang biyayang tinanggap ko po, bunga ng pagpapatong ng kamay ng ating pamamahala, ay gagamitin ko po para po alagaan ng iglesia. Nangangako rin po ako sa tagapamahalang pangkalahatan, saan man po ninyo kami idestino, ay gagampanan ko po ang aking tungkulin ng ayon po sa mga aral ng Diyos na itinuturo sa amin.